Okay po, Tatay Jun, Tatay Rod, no? Tatanungin ko lang po sana kung nakakamagkano po kayo ng nalilimos po o nakakalakal po na kinikita sa isang araw po. Eh? Wapit eh. 50. Kayo po, 50, Tatay Jun. Oo. Eh, binigyan lang ko ng buti doon. Magkano lang isang buti, may 50, may piso. Pero Tatay, sumasapat po ba yun sa pagkain niyo po? Pantagpos po sa isang araw? Bibigyan kami doon sa... Hindi. Kuminsan po, nagtitiis po kayo sa buto. Mm. No, bibigyan kami doon sa karinderya. Ah, minsan po, may nagbibigay naman po. May naawa. Hindi po lahat, ganoon. Pero may naawa po. Tama po yan. May gutom ka na ba? May bigay ng puklas. Ganito ang buhay natin. Opo. Magtitiis tayo. Yung iba po kasi nakakaintindi po sa kalagayan nyo. Yung iba naman po, hindi po alam yung kalagayan nyo na may ininda po kayo na sakit. Gaya nga po niya na hindi na po kayo makapagtrabaho dahil po na pinkol po yung kamay nyo. Ano, hindi nyo po maigalaw. Hindi na. Unat nyo po ipahalad nyo, tatay. Pakita nyo po sa mga kaibigan natin. Hindi kaya yan. So, pakita nyo po, tatay. Iharap nyo po sa camera. Ayan po, para makita po nila. Ayan no, balo-balok po yung buto ni tatay sa palad eh. Kawawa naman po, hindi po maigalaw yung isang kamay niya. Ayan po mga tol, no, sila Tatay Rod, susunduin po natin, sasama natin sa bahay kasi po, ano, ayusin po natin sila bago umuwi, magpapagupit, bibilan ng damit. Kung ano po yung pwede natin gawin na transformation po nila, no. Kita-kita na lang po mga tol sa bahay, sasakay ko na po sila sa motor. Tatay Jun, sakay ka na po. Tatay Rod, sakay ka na po. Para po makauwi po tayo sa amin, no, susunduin ko po kayo. At ako po lahat bahala dyan, no, para po makauwi po kayo sa inyo pong probinsya, no. Ma-ready po natin yung mga gagawin po natin kasi hindi po basta-basta yun. Kailangan po maayos yung mga papel nyo. Uwi ka na, uwi ka na. Kita-kits na lang po mga tol sa bahay po namin, no mga tol. Beams Ghost TV po, tara po. Tatay Jun, no mga tol. Dito, ikanaanong po. Salamat. Ah, si Tatay Jun po mga tol, no? Saka si Tatay Rod po. Hindi pa, pasok po kayo, Tay. Hindi po, Tay. Mga tol, nandito na po tayo sa bahay namin. Kasama po natin si Tatay Rod at si Tatay Jun. Kung naalala niyo po yung vlog natin, yung nakaraang vlog po natin na sa bangketa po natutulog. At rapal lang po yung tinutulogan nila. Kuminsan po sa gilid po natutulog. Kuminsan sa gilid po ng karsada. Nababasa po sila lagi ng ulan at wala na po silang hanap buhay gawa nga po ng nagka-problema po sila sa katawan. Ngayon po mga tol, kaya po sila nandito ay kakausapin po natin sila upang kung ano po ang pasya nila na pag-uwi at isip po natin ang pag-uwi nila. Kung kasi sabi po nila nung sa last vlog natin, payag daw po sila na umuwi. Kaya po maayosin po namin yung pag-uwi po nila. Kaya po sila imbitahan dito at yun din po ang gusto ng ating kaibigan na si kaibigan po na dyan. Hindi naman na po sila makakapagtrabaho dito kundi mga lakal po o mga malimos kasi nga po si Tatay Rod yung kamay niya po hindi po nagagalaw. Komang po yung kamay niya mga tol, no? Hindi po yan nagagalaw na koma. Gawa po mga tol ng pagka-aksidente po. Kaya po hindi po niya kayang magbuhat. Tapos na-opera po yung ilalim. Tatay Rod, gaano ka na po katagal dito? Ilang taong ka na po nung napunta ka po dito sa bayan namin sa Nueva Ecija mula po sa Negros? 13 taon po. Sir, gano'n napunta dito? Ibig sabihin po, 13 years ka pa lang po nung nagsapalaran ka po dito sa Nueva Ecija po, galing pong Negros. Di ibig sabihin po, tatay, mula po nung 13 years old ka po, hindi mo na po nakita yung mga magulang mo. Tapos, tatay, marami ka pong napagtrabahuan, sabi mo po sa akin dito. Nagsapalaran ka po pero hindi po pinalat, ano? Sapat-sapat lang po talaga. Opo. Ganito po tatay, nabanggit niyo po sa akin nung nakaraang vlog niyo po na nagkaroon po kayo ng asawa dito sa may bayan. Kung sakali po tatay na aayusin na po natin yung pag-uwi mo kasi po, meron na po tayong hawak na pera. Ang pinupunuan ko na lang po yung pong pang budget niyo po doon na makapag-umpisa po kayo sa... Opo, ng konting negosyo doon po sa uwian nyo po. Yun na lang po, tinutulungan natin yung makapag-umpisa po kayo sa lugar nyo sa kahit konting negosyo po. Kasi mahirap pong umuwi na wala pong sobrang pera. Na alam po naman po yun. Ngayon po tatay,
tatanungin po kita, di po ba may asawa ka po dito? Gusto mo po ba talagang umuwi, tatay, sa Negros? Eh, paano po yung asawa niyong iiwan po? Iwalay na po ba kayo? Eh, hindi na mo sila kasali. Hindi na mo kami kasali. Ah, ayan po mga tol, si Tatay Rod daw po, ang sabi po niya ay hindi daw po siya kasal ng asawa niya at hindi na daw po sila nagsasama. Matagal na po ba na hindi na po kayo nagsasama? Matagal na. O, ayan po mga tol, no, wala pong problema. Yung buo na po yung desisyon ni Tatay Rod na makakauwi po siya dahil po gusto niyang umuwi. Ilang taon na po kayo, Tatay Rod, no, nagsimula po kayong mga lakal? Ano? 30. Ah, 30 taon na po kayo. 30? Tatay Rod, 66 na po ba kayo? O, 55? 66. Ah, 66 na po kayo. Nung 30 years old niyo po, nagsimula po kayo na aksidente, nagkaganyan, kaya po nangalakal na kayo. Ang tagal na panahon na din po. Ito, bali din yan, sinasaga sa ano po nung... Bali din po pala yung paa ni Tatay Rod, no? Ano yan. Po yan, Tatay? Sinimento po ba yan? Ayun, no, bali yung buto. Bali. Buti po, Tatay Rod, nailakad niyo pa po ng maayos. Na ano? Hindi na nga, sir, hindi na makakaano ko sa malamig. Opo. Kikirot. Opo. Ayan Tatay Rod, kaya ko po kayo sinama dito sa bahay para po magtanghalian din po at tanungin ko po sa inyo yung mga hindi ko pa po naitatanong, kagaya nga po yung tungkol sa asawa nyo. Ngayon mamaya si Tatay Jun naman po yung tatanungin ko. Para po kung ano po yung mapag-usapan natin, maayos ko na po yung pag-alis nyo po papuntang probinsya nyo dahil yun po yung pangarap nyo. Ngayon Tatay, ganito po, pasensya na po kayo kasi... Kahit po masamay pakiramdam ko, pinilit ko po na gawin ito kasi po, kailangan po kasi kawawa po kayo pagka umulan, nababasa po kayo. Sa totoo lang po, nilalagnat ako ngayon pero okay lang po basta para po sa pagtulong po sa inyo po. Opo, tama po kayo Tatay Jun sa pagtulong po sa kapwa-tao. Ganito po Tatay, ano? Sure na po kayo na uuwi po kayo? Sure na ito po. Opo. Eh, i-attend mo lang sa pek. O, pwede po Tatay, ipapahatid ko po kayo sa Piero, ihahatid ko po kayo, sasabay po ang dalawang buwe para po sigurado. Hindi, malayo. Sa akin, hindi po, nung sumwagan din, okay? Hindi po, Tatay, mauna po si Tatay Rod, tapos susunod ka po na uuwi. Magse-search po tayo kung saan po yung sakayan nyo po sa Dipolog. Alam naman din po ni Mang Juliet. Dr. Rosencial, yun eh. Opo. Dapitan. Opo. Juliet Delgado, sa babayan niyo po, alam po niya yung pauwi po sa inyo alam sa Dipolog. Kababayan niya po kayo, kaya gusto niya po kayong matulungan. At meron babayan po, ko. Opo. At meron pa po Tatay na ibang tumutulong pa po sa atin ng mga viewers. Hindi na lang po ng iba pinasabi kung sino po sila. At mamaya po babanggitin ko din po yung ibang pangalan nila. Pero kulang pa po tayo sa pagsimula niyo po na opo, pagsimulan niyo po doon na pangalan po kasi dalawa po kayo. Ngayon po, Tatay, kaya ako po kayo sinama dito. Bibilang po kasi kayo ng gamit nyo, papunta po dun sa lugar nyo, sa probinsya nyo, ay maayos po yung tura nyo. Papagupitan po kayo, Tatay, tapos po, papahitan po ng balbas, papagupitan ko po kayo, bibilang po ng damit, kung ano po yung mabibili natin, brief, tapos short, tapos mga stepping, sapatos. Bibilang ko po kayo ng lahat po ng kailangan nyo. Yun po, gagamitin nyo po pagka-uwi nyo po. Tapos yung iba naman po na extra, magagamit nyo po sa pang-araw-araw po na buhay. Kasi po, yun din po sigurado. Salamat din po, sir. Opo. Kasi po, Tatay, yun din po sigurado ang gusto ng ating po mga viewers. Yung maging maayos po yung sarili nyo po, ano? Sa mga tumutulong po sa atin. At sa mga gusto pa pong tumulong sa inyo, mga tol, sa mga gusto pa pong tumulong kila Tatay. Kasi po, kitang-kita naman po talaga, nakawawa po talaga yung Tatay, nababasa po sa talagang tulugan nila at di na rin po kayang magtrabaho, no? Sa mga gusto pa pong tumulong, hindi ko po gusto tanggapin, para po sa kanila, para po makapagsimula po sa panibagong buhay, para po may matulungan tayo at mabigyan po muli ng pag-asa po, no? At si Tatay Jun nga po, nagkakasakit na din po, halos maya't maya po sa umuubo, mga tol. Kawawa naman po, ano? Sipon, cowboy yung... Masakit po ito kasi siyempre po may mga magulang din po tayo na ayaw po natin na dumating po sa ganitong kalagayan. Kaya po kung ano po yung maitulong ko sa kanila, gagawin ko po ngayon, no? Ano, Tatay Jun, Tatay Rod, i-confirm ko pa po kung kailangan po ng ID po sa pagbili po ng ticket o kung ano po yung mga papeles na kailangan.
Kasi po, gaya po niya, wala po kayong mga dokumento, hindi po tayo basta-basta makakapag-ayos po ng mga papeles. Yes, tama po yun. Opo, ngayon po, pupunta po ako doon mismo sa kuwanan po ng ticket o bilihan po ng ticket para ma-compare ko po sa kanila. Pacific, para... pwede niyo. Opo, para po at least po, mapayuhan po nila ako, magawa po natin yung dapat gawin, no? At i-update ko po kayo. Tapos mga tol, pumunta po kami sa bayan, naka-video din po yon. Tapos kung ano po yung transformation ng dalawang tinutulungan po natin para makita po natin na nagbabago po yung talaga yung lahat, yung itsura nila. Kasi mahirap po yung namangangalakal. Mahirap po eh. Opo. Si Tatay Jun naman po, kanina po, nahihilo po siya. Kaya po pagka natapos po yung video na to, ipapacheck up po siguro siya. Ano po dapat? Gusto niyo po pa Tatay Jun magpa-check up? Eh, bawal siya. Nalang po kayo. Nahihilo ko kanina kasi malakas yung init eh. Eh ganito po, wag na po kayo muna magpapainit tapos ipapacheck up po kayo ano po magawa natin. Ano? Kasi po, senior na din po kayo, kailangan niyo po na may check up. 52 pa po ako eh. Ah, 52 pa lang po pala kayo. Bata pa po, ano? Oo. Opo, sobrang... Yung sobrang senior bata. Citizen, 60 po eh. Opo. So mga tol, no, si Tatay Jun po pala, ay 52 pa lang po. Pasensya na po kayo kasi sobrang sama po ng pakiramdam po ngayon. Sa ginawa po natin video ito kasi po may lagnat po ako ngayon. At si Tatay Jun naman po may dinaramdam din na sakit ngayon kasi po sa malamig na simento lang po sila natutulog gabi-gabi. Kawawa naman po. Tatay Jun, ano pa po ba yung sakit nyo bukod po sa may hika po kayo? May hika sa ako sa bata pa ako. Ayun, dito likod. Dito. Hanggang ngayon po yun? Oo, galing pa ko. Negros Occidental hanggang magaliyon. Eh sobrang sakit naman po isipin na kayo naman po Tatay Jun, no? Na 14 years na po kayong hindi nakaka-uwi sa mga anak nyo po. Hindi nyo nakakita, no? Galing pa ko yun lang sa General Tenyo. Opo. Ayan po mga tol, si Tatay Jun naman po, 14 years na po niya na hindi po nakikita yung anak niya. Kasi po, nagsatalaran din po siya dito, gaya po ni Tatay Rod. Andito po tayo ngayon mga tol, sa Nueva Ecija po, saan po sila natagpuan. At ang tinutulugan lang po nila sa kalye lang po at meron po si Tatay Rod na maliit pong barong-barong na may tolda po na butas-butas na nababasa po pag umuulan. Kaya po masakit po sa pakiramdam. Kaya po natin siya idinala din dito. At yun din po ang gusto po ng kaibigan natin mga duwende, yung makatulong po sa kanila. At syempre hindi din po tayo pinapabayaan ng ating pong mga viewers na gusto po na magbigay tulong po sa kanila. Kaya po maraming salamat po. Dalangin po namin na ibalik po sa inyo ng siksiklikli kumaapo po. Lalong-lalo na po ang kaibigan kong duwende na ibalik po sa inyo ang mga pagpapala ng siksiklikli kumaapa. Salamat. Ano po masasabi nyo, Tatay Rod, Tatay Jun, sa mga viewers po na tumutulong po para po sa inyo? Kausapin nyo po. Kung tutulungan po kami. Kung sino magkakatulong po sa amin, sa akin, eh salamat. Salamat po sa Lord. Opo. Dahil kagustuhan ko talaga mo. Opo. Panginoon lang maniwala sa akin. Opo, talaga pong gustong-gusto niyo na pong umuwi, ano? Opo. Huwag po kayong iiyak, Tatay Jun. Okay po, tutulungan ko po kayo kasi... Iyan lang tayo. Opo. Hindi, ganito kasi Tatay Jun. Meron na po tayong sumobrang konting pera po na yung sumobra po na yun, makakabili na po ng ticket yun. At yung mga nagbigay po sa atin ay... makakabili na po ng ticket nyo yun. Ang problema lang po, yung pansimulan nyo po doon. Kasi nga, hindi po kayo magsimula doon. Hindi po kayo pwedeng walang pera po doon na makakuha po doon. Eh, pag-negosyo natin. Mahirap din po na andun po kayo, tapos wala din po kayong pera, di balik sa pangangalakal din po yung buhay nyo. Ano? Kukunin ko lang po, mga tol, yung mga nagpabigay na po, no, na mga kaibigan po natin. Ako marunong ko mag-isip. Mahirap kasi magsisipag. Sige po, Tatay Rod, Tatay Jun, kausapin niyo po muna yung mababait mong viewers natin. Salamat po, Lord. Maraming salamat po na tulungan kami, Panginoon. Kung tumulong sa amin. Kaso lang agency ko, lulukol ako eh. Salamat din po sa Panginoon. Naloko lang ko sa agency, Eric Lopez.
ayan nyo po tatay yung nalok sa inyo to. Pwede nyo po kumitaan na ayun, tatalakawan po kayo para po baguhin po yung buhay nyo. Hindi pa po uli ang lahat para maitama po yung mga nakaraan pong mali. Ano? Kung nagkamali po tayo sa karaan. Isip sa anak ko, patay na raw ako. Eh wag po kayo mag-alala tatay, makakasama nyo din po yung anak nyo. Nananawagan po ako, kontakin nyo po ako kung sakali pong nakikilala nyo si Tatay Jun. Si Tatay Jun po ay taga Dipolog, Zamboanga del Norte. Si Tatay Jun po ay nandito po ngayon sa Nueva Ecija po, nagsapalaran po siya. Andan na sa Facebook eh. Opo, sa loob po ng 14 taon na po ano. Hindi, at least po, kung may viewers po tayo na taga doon, gaya po ni Ma'am Juliet, may share po yung video na to ano. Sana po mga tol, pa-share nyo po yung video ito dahil si Tatay Rod din po ay 13 years old pa lang po na nagsapalaran dito. Hindi na po sila nagkita ng mga magulang niya hanggang ngayon po. At ito po mga tol, yung mga tumulong po sa atin na nagpapabigay po ng tulong na naabot po yung ticket at may sobra pa po. Ngayon po mga tol, sasabihin ko po sa inyo yung mga gusto pong tumulong sa atin at nakatulong na po sa atin. Si Ma'am Goto Daisy po, maraming maraming salamat po. Malaki pong bagay ang naitulong nyo po. Si Sir Rini po, Garduke, maraming maraming salamat po. Juliet Delgado po, no? Sinagot na po niya yung halos isang ticket po. Maraming maraming salamat po. Rosalie Mahusay. Ayan po, maraming maraming salamat po kay Ma'am Rosalie Mahusay kasi tumulong din po talaga siya kay Tatay Rod. Ang pinupunan lang po natin ngayon mga tol, yung pang simula po nila sa buhay po, sa pagkasa po nila, na panibago ng pag-asa. Ayan po, tapos po si, ano po, Agnes Poster, maraming salamat po, no? Si Ma'am Leia Shoma, no? Maraming maraming salamat po. Dahil si Ma'am Leia po ay tumutulong din po sa atin, sa mga gagawa po ng video. Ayan po. Ano po, nasa ibang basa po ito si Ma'am Leia Ashoma. Bye-bye. Si Tatay Rod po, kung mapapansin nyo, umiiyak na po kasi gustong-gusto po talaga niya, pangarap po niya makauwi. Ngayon po mga tol, sa susunod pong video natin, i-update po kayo sa transformation nila Tatay Rod. At least po, nalinawan po tayo kung ano po talaga yung gusto nila. Kung paano po natin, isa-isa po yung pag-uwi nila kasi po hindi basta-basta po talaga, kailangan po nila ng mga requirements. Tapos kumain na din po kami dito, sabay-sabay po kami bago po ako mag-video. Ayan. At kakausapin ko po sila na dito na lang po matulog habang ano po, habang inaayos po yung problema po na nangyari po sa kanila, kung papayag po sila, ano po mga tol. At Tatay Rod, ano po masasabi nyo? Hanggang dito na lang po ang video ito, no? Beams Ghost TV po. Di ba lang dito kami ang tulog, wala namang yung ginawa. Salamat po. At salamat po. Oo, ilang kamas palengke. Hindi. Bawal yung palengke. Kasi pag anong mawala doon sa palengke, tayo pagbintang. Pansamantala po tatay, ganito po ang gagawin natin. Doon lang naman tulog sa ano? Sumagpikiri. Hindi po, pansamantala tatay, ganito yung gagawin natin. Tatay, aalukin ko po kayo kaysa po natutulog kayo doon sa mga gilid-gilid ng kalsada. Kung po ba na dito po muna kayo pasamantala na matutulog habang di pa po naayos yung ticket nyo, okay lang po ba sa inyo? Sige. Dito po kayo matutulog. Oo, dito. Okay po, maraming salamat po Tatay Jun, ano, para po safe din po kayo sa buhay nyo. Ano po, kasi po doon hindi po natin masasabi kung ano po yung pwedeng mangyari doon. At salamat naman po sa Panginoon. Ginabayan po nila kayo sa tagal po ng panahon. Ano po? O Tatay Jun at Tatay Rod, hanggang dito na lang po ang video ito mga tol. Sana po bigyan nyo po ng like ang video ito bilang suporta po sa ating YouTube channel. Ako po si Beams Ghost TV. Peace out.